si Miss Nora Honor, Ate Guy, si Alden, ang pambansang babe, no po, ay kapwa hinahanga ang tunay. Marami silang pagkakahuwig sa mga bagay-bagay. Ano ba yon? Bakit sila tinawag na parehong larawan ng kababaan? Abangan po natin ito. Mga ka-heart expression, nakikita niyo po ba yung dimples po? Saan ba? No? Hindi po pala dimples, kundi dimples. Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ito po si Kefirds, K4DR. At nagsasabing nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at palagi tayong iniingatan at pinagpapala ng Diyos. No po? At huwag po natin kalimutan na i-subscribe ang Heart Expression. I-like po natin ito. Tapusin po natin at nang sa ganon, labis po natin maunawaan. Of course, ganyan din po, huwag po natin kakalimutan i-subscribe ang Nora Honor Official ni Ate Guy. At dito po nagkakaroon tayo ng balita at talagang patuloy natin suportahan si Miss Nora Honor dahil karapat-dapat talaga siyang sinusuportahan. At ngayon, sa ating topic, no po? Si Ate Guy at Alden, sila po ang huwaran o larawan ng tunay na kababaan ng loob, no po? At may binabasa po ako dito nang sa ganun po ay hindi po mawala at hindi naman po masyadong mahaba yung ating pag-uusap po talakaya para po matpunto po natin, matumbok natin kaagad yung ating topic, no po? At si Mr. Alden, ayan, Richard siya po ay tinaguri ang lalaking Nora Honor kung bakit ito po ay ating pakinggan. No po, habang pinagmamasdan ko po si Mr. Alden Richards nang minsan siya ay aking panoorin, pinapanood ko po siya at inaawit niya yung How Great is Our God at yung pong inawit niya rin po yung I Will Be Here na pareho ko pong gusto yung How Great Thou Art, isa pong worship song na inawit niya. At talaga naman pong napabilib ako sa kanya sapagkat naramdaman ko po yung pag-awit niya at napapabilib ako, napapahanga sa kanya. Alam niyo po, ramdam ko po yung pagiging totoo niya, yung sinsiridad niya sa kanyang pag-awit at sa kanyang habang siya po ay nagpo-perform, no po, na parang siya lang yung tao at talagang kinakausap ang Diyos sa kanyang pag-awit o sa kanyang mga performances. At dahil po doon, alam niyo po, nakuha niya yung aking pansin. Yung napukaw ang aking mga, ang aking, napukaw niya ako. Nakuha niya yung aking pansin dahil, kumbaga po, pinanood ko na po yung iba't iba niyang mga shows. Yung kanyang pag-host sa Itbulaga, yung kanyang, at doon ko nga po nakita sa Itbulaga, yung kanyang semi-concert ni Mr. Alden, no? At nakita ko po yung guest, kasama niya yung mga Broadway. Actually po, hindi po ako masyadong nanonood ng noon time show ng TV, pero nung oras na yon nakita ko po yon at sa YouTube ko pa po napanood. At talaga pong yun na nga, nakita ko yung mga TV series niya, no? Teleserye. At nakita ko yung mga interviews niya. Talagang kapwa artista niya ay nagsasabing napakabait niya at nakikita ko po talaga na yung kababaan niya ng loob. At sabi ko, napakagaling pala ni Alden. At talaga namang kaya pala maraming humahanga sa kanya. Aminado po ako, maliban po kay Miss Nora Honor, wala po akong hinangaan na katindi kung hindi po si Miss Nora Honor. Of course, hanggang ngayon, talaga po matindi ang paghanga ko kay Miss Nora Honor. At siya lang talaga yung aking hinahangaan. Siya lang po talaga yung aking pinapanood. Pero napukaw po ni Mr. Alden yung aking pansin. Sabi ko, talaga naman, kabilib-bilib ang batang ito. At yung pag-arte niya, alam niyo po, nasabi ko tuloy na, wow, para siyang Nora Honor kung umarte. Kasi po, mata pa lang, may expression po yung mata niya. Si Ate Guy, pag umaarte, talaga po makita mo yung iba't-ibang emosyon. No po, nakita ko po kay Mr. Alden. Bagamat,
malayo pong malayo-malayo sa ating gayon. Pero ibig sabihin po, senyales na papunta po sa talagang paglalo pa siyang nakasay. Talagang magaling si Alden Richard. Nakita mo yung galing na ating gayon, thousands of words, nagsasalita ang kanyang mata, emosyon. At ito rin po ang gamit ni Alden, yung kanyang mga mata. No po? At si Ate Guy, siya lang po yung nakita kung kayang-kaya niyang dalhin yung pelikula, mapasikat o hindi sikat, yung kanyang mga kasama, kaya niyang dalhin yung pelikula. At kahit na mababaw yung istorya, napapalalim nito. Sabi ko nga po sa mga ibang videos dito sa Art Expression. At si Ate Guy, kahit na sino pa ang i-partner mo sa kanya o solo niya lang, talaga naman po, ang galing. Ito po ang nakikita ko na kaya-kaya po ni Mr. Alden. Nakita ko yung galing niya at tahimik din po siya sa pagganap. Hindi po siya malikot. At nakita ko kaya niya rin po kahit na sino yung partner sa kanya, solong-solo. Kumbaga po eh, sumusunod siya sa yapak ni Miss Nora Honor. At isa pa po, nakita ko po kay Mr. Alden yung mahal na mahal niya yung kanyang magulang. Mr. Alden, napaiyak mo po doon na napaluha mo ako. I mean, gumilid yung mga luha ko doon sa Mother's Day. Nalaman ko yung istorya mo, yung sa mama mo, no, wala na pala yung mama mo. At doon talaga, nakita ko yung pagmamahal mo sa mama mo. At naramdaman ko, naintindihan kita kasi wala na rin akong mga magulang. At kumbaga, si Ate Guy hindi ba ganun? Si Ate Guy talagang mahal na mahal niya yung kanyang mga magulang, yung kanyang mga pamilya, yung kanyang pamilya. Talagang si Ate Guy binigay niya ang buong buhay niya sa kanyang pamilya. Hanggang ngayon, alam natin na bukang bibig niya ang kanyang pamilya. Yun po yung nakikita ko kay Mr. Alden na talaga. At yung kababaan talaga nila ng loob. Makita mo yung mababa, abot ng masa, may camera, walang camera, pareho yung sinasabi ng mga tao sa kanila. Kumbaga, si Ate Guy, hindi ba, nagkaroon sila ng pelikula? Di ba? Nagsama sila sa pelikula at bagay na bagay yung short film. Ano po? Bagay na bagay yung title. Parang sinasabi ni Ate Guy kay Mr. Alden Richard na maganda ang iyong kinabukasan. Kinabukasan ang title. Talagang may mararating itong si Mr. Alden Richard at talagang nararating niya na. At talagang ito naman si Mr. Alden Richard, napakababa. Hayag na hayag ang paghanga niya sa isang superstar na si Miss Nora Honor. Talagang tinitingala niya at talagang idol niya. At ito naman si Ate Guy. Bagamat napakataas niyang bituin, napakalaki niyang bituin, talagang siya, bumababa siya at inaabot niya ang mga nasa mga, yung mga kumbaga, yung mga baguhan at maging mga veterana. At sinasabi niya, hayag din ang pagpupuri niya o paghanga niya kay Mr. Alden. Kay Alden, mo, ni Miss Nora Honor. Talagang bilib na bilib siya sa kagalingan at kababaan ng loob ni Alden. Kaya nga, hindi malayo na si Mr. Alden na talagang mag-iisang talagang ganap na magaling na magaling ang isang maging veterano, actor, at nawa ay marating niya pa yung tagumpay. No po, bagamat si Ate Guy ay talagang superstar, walang makakapantay sa kanya. Pero, alam niyo po, talagang itong si Mr. Alden, patuloy na dumadami ang mga umahanga, patuloy na dumadami ang balita, sumusubaybay sa kanya, dahil nagsimula rin siyang mababa at hanggang ngayon, mababa pa rin. Tunay nga na si Alden ay masasabi mong may tuturing mong Nora Honor na nalalaki sa kanyang mga mata at sa kanyang estilo, higit sa lahat, sa kababaan ng kanyang loob. At syempre, si Ate Guy, hanggang ngayon, noon marami ng kasikatan, marami ng tagumpay, marami ng karangalan, hindi pa rin si Ate Guy nagbabago, nakatapak pa rin ang mga paa sa lupa. Ibig sabihin, nananatili siyang mababa. Ate Guy, Alden, nawa ay patuloy kayo maging inspirasyon sa amin mga Pilipino,
sa mga kapwa artista. Ate Guy, Miss Laura Honor, Mr. Alden, kayo ang huwara ng kababaan ng loob. Pagpalain kayo ng Diyos at tunay na kayo ay gamitin pang blessing sa amin. Daluyan ng pagpapala. Ito si Kipper, the RP of Prince, na nagsasabing, as long as there's love, we will stand and